Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video, tuturuan ko po kayong gumamit ng MXQ Pro 4K 5G TV Box. Tara! Hi guys, ito yung inclusion ng TV box natin. Kung makita nyo, meron siyang HDMI cord, yung mismong TV box, may remote, and then may yung cord para sa power supply. First, mapapansin ninyo, yung ating TV box ay meron siyang mga port. So ito, USB port ito. Tatlo yung USB port niya. Pwede mo rin siyang gamitan ng SD card. Another space ng memory. By the way, yung TV box natin is meron siyang 2GB na storage. So, dito naman, ito yung ating isa pang USB port. Meron din siya para sa internet. Pwede mong gamitin yung LAN wire mo or yung via Wi-Fi. Pwede mo siyang i-connect sa Wi-Fi or gamitin yung LAN wire na meron ka. Dito mo ilalagay yung HDMI na cord, and then ito naman ay yung cord para sa kanyang power supply. So, ito yun guys. Ito, dito mo siya. Isang kamay lang yung gamit ko. Ayan, okay na. Ayan. And then, ito naman, yung HDMI mo, dito mo naman siya. Ayan. Ayan. Yan yung HDMI natin. Ito naman, sa likod ng TV. Hindi natin banda ito ilagay. Bali, yung mga port ng HDMI depende sa model ng TV ninyo. So, ito sa akin, kukuda ito. Yung ganyan shape. Makikita nyo naman, may label siya guys. HDMI. So, ilagay mo lang siya dyan. Ito ba tigas? Ayan. Ayan. Okay. So, ayan na siya guys. Naikabit na natin. I-on na natin siya para masubukan na natin. Guys, kapag nakasaksak na siya, may lalabas siyang indicator na color blue. Ayan. Guys, na-order ko nga pala itong TV box na to sa Shopee. Ang halaga niya is 1,199. Ilagay ko na lang sa description sa baba yung link ng store. By the way guys, kung hindi pa nakakonect yung TV ninyo sa HDMI, check nyo lang yung setting ng TV ninyo. Andun yan sa may setting, tapos connect nyo lang sa may HDMI. Kung mapapansin nyo, may mga application na sa TV box. Nung binili namin siya, meron na siyang YouTube, meron na rin siyang Google Play. Kung gusto mo siyang downloadan ng app, punta ka sa Google Play. Ituro ko sa inyo guys kung paano nyo i-coconnect yung Wi-Fi sa TV box ninyo. Una, punta ka sa setting. Yan, nakikita mo yung setting dyan. Yan yun. Kung mapapansin ninyo, yung mga port, pwede ninyong gamitin yung mouse ninyo o kaya yung keyboard. Mas madaling mag-search ka, gamitin siya pag ginamit nyo yun. Ayan guys, click mo yung setting, yan, dyan sa part na yan, sa network. And then, kita mo yung wifi, i-on mo lang siya, tapos mag-a-add ka na. Parang sa cellphone lang din. Yan, hahanapin mo lang dyan yung connection ng wifi mo. Then, isa-set mo yung password. Hindi ko napakita sa inyo yung password ah. Connected na siya guys. Balik tayo sa home. Kung gagamitin nyo yung
remote control, yung arrow lang na parang pa curve yun, back yun, then home. Pwede din yung lakasan at hinaan yung volume. At ngayon naman, turuan ko kayo kung paano kayo magda-download. Kung gusto nyo mapanood, lalong-lalo na yung ABS-CBN, yung mga gusto nyo palabas doon, punta ka sa Google Play. And then, search mo lang yung app na I Want TV. Pwede mo na siyang ma-download. Mapapanood mo yung mga paborito mong kapamilya shows. Kahit anong internet provider, pwede nyong gamitin dito sa TV box na ito. Kung medyo mahina yung connection gamit ang wifi, pwede nyong gamitin yung LAN wire ninyo. Mas mabilis yata pag ginagamit yun. Kami kasi wala nang available na LAN wire, kaya wifi yung ginamit ko. Medyo mahina yung internet namin. Globe at home, sobrang hina. Tapos, ayan. Click yung install, mag-i-install na lang siya dyan. Pag na-install na, pwede nyo nang gamitin. Mapapanood nyo na yung mga paborito nyo kapamilya shows. Pwede nyo rin i-download yung Netflix. Ganong procedure din gaya tulad ng ginawa natin sa iWant. Search nyo lang yung mga application na gusto ninyo. Tapos, pwede nyo na siyang i-download. Napaka-convenient niyang gabitin, guys. Yung TV namin na Skyworth, ang hirap downloadan, pero ito ang bilis lang eh. Kung mapapansin ninyo, yung gamit ko is mouse na. Kasi mas madali mag-control ng paggamit sa kanya kung mouse na lang yung gagamitin mo eh. Makikita nyo, click nyo yung icon na apps, makikita nyo yung mga dinownload nyo na. Katulad nyan, may Netflix na. Yan yung mga na-download na namin. Slipin natin yung file manager ng TV box namin. So, ayan. Yan yung mga laman ng TV box. Pwede nyong linisin yung TV box ninyo. Click nyo lang yung memory banda dun sa home. Back nyo lang siya. I-click nyo lang siya na i-click. Kusa siya maglilinis. Pwede rin pala kayo maglaro dito. Yung mga anak ko, ginagamit ko, ginadownload sila ng laro. Ito yung gamit nila. Kung may question nga pala kayo katulad ng pwede nyo bang gamitin yung TV box sa mga ordinaryong TV or smart or Android TV na? Ang sagot po is yes. Kahit anong TV po, as long as may HDMI port po or HDMI cable, pwedeng-pwede mong gamitin siya. And sunod po, siguro tatanong kayo compatible ba yung 5G version nito sa 4G internet connection. Yes po, compatible din po. And saka pwede kong tatanong kayo kung pwede rin ang mga local channel. Yes po, pwedeng pwede. Katulad nung example na binigay ko kanina, pwede kayo mag-download ng iWant. Balik kayo sa ano, pwede rin kayo mag-download ng mga free channel sa TV ninyo. By the way guys, hindi po ako nagbebenta ng TV box. Hindi po ako nagbebenta. Binibigyan ko lamang po kayo ng idea kung sakaling gusto nyo rin gumamit. Para kung lumang TV kayo dyan na hindi pa naman smart TV o Android TV, hindi nyo na kailangan bumili. Ito lang yung gagamitin nyo. Pwede lang makapag-YouTube yung mga bata. Guys, kung nagustuhan nyo po yung video natin ngayong araw na to, huwag nyo pong kalimutan i-click yung like button sa baba
At kung maaari po sana, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video. Bye! Maraming salamat!